humingi na po ng sorry. Ayan, nagpasensya. Nagpasensya na po, humihingi ng pasensya, nag-apologize. Itong National Bureau of Investigation, ganoon din po ang Philippine National Police. Kaugnay pa rin po dito sa mga trending na litrato. Of course, nakita nyo naka-coffee yung mga trending na litrato na yan. Yung isa nasa sasakyan, nagsisiksikan yung mga NBI agents. At yung iba pa po na nandiyan po sa venue, kasama po yung ilang mga official authority ka-coffee ng Pilipinas. So, nag-apologize na po. Simulan natin dito sa PNP and then move on tayo doon sa NBI. Si PNP nag-sorry na ka-coffee. Feeling ko rin naman, let's accept their apology kahit pa paano. No? Kasi actually, may effort din naman sila dyan kung bakit na-experience natin, bakit ganito yung ating sitwasyon, o bakit nandito na si Alex Go. Kahit pa paano, may contribution din sila dyan. And let's accept their apology. No? PNP apologizes over friendly photos with Alice Guo. Yan, si Abalos, nagsalita na. Napag-usapan natin niya kanina. Ito si Marbil, medyo masaya kasi dito si Marbil eh, no? Si Alice Guo naman, kala mo celebrity naman. Nakaganon po, naka-peace sign. Nakala mo, nag-fan meet ito ka-coffee. The Philippine National Police on Friday apologized over the friendly pictures of its police chief, General Romel Marbil, with dismissed Bambantardak Mayor Alice Guo during her deportation from Indonesia. Kung meron bang na-offend, kung meron bang hindi nagustuhan, yun po ay humihingi tayo ng pasensya. Sabi po ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fardo sa isa pong press briefing. Ako, I highly recommend, I highly suggest that we accept their apology, ka-coffee. No? Nagkamali sila dyan and lesson learned sa kanila yan. Fardo said Marbin as well as the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos have no intention to offend anyone with the photos. At tulad ng sinasabi ni Abalos, ang purpose ng litrato na yan ay for documentation lang. It's just that mabilis talaga kumalat online. And again, lesson learned yan, maging extra sensitive ang mga opisyalis po ng gobyerno in sharing photos dahil nagkakaroon po ng different appreciation doon sa mga nakikita natin online. I'm sure SILG, tinutukoy dito si Abalos, and the chief of PNP ay aware naman po sa mga naririnig. There are no intention on their part to offend anyone, sabi po ni Fajardo. It's normal for anyone siguro kapag kinukuhaan ng picture na nag-smile naman, but it does not necessarily follows that parang ang pinapalabas po that are putting malice doon po ay nagpo-post po si Alice Guo with them on the picture. Oo, ay kasi si Alice Guo, sa totoo lang. Pero nating tulos yan eh. Si Alice Guo kasi arrestado siya eh. Marbilin Abalos personally went to Jakarta to work on the deportation of Guo, who was not by Indonesian authorities dyan po sa Tangerang, sa lungsod ng Tangerang. Actually, ang kwento pala dyan ka-coffee, no? Umupa yan ng apartment. Parang kinupkup siya ng isang monghe. Monk ka-coffee, no? And then, nagpabili ng SIM card. Ayan. Dahil po sa SIM card na yan, doon na-detect siya ng authority. Ayan, yung may mga hinay na tao, ito lang kung magkano yung binaya doon, no, para gagawa ng mga online transactions ni Alice Guo, no. Tapos yung monghe, monghe ba ang Tagalog ng monk, no? So yun ang kumukup sa kanya sa isang apartment. May video yung ka-coffee. Kung di nyo pa nakikita yung video ng pag-aresto kay Alice Guo, pwede nyo pong isearch yan para makita nyo. Maganda rin yung apartment ka-coffee. And very surprised si Alice Guo, numadat na rin siya ng Indonesian authorities. Eh, nakapantulog nga ito eh. At nakiusap siya na magpalit siya ng damit niya bago siya dalhin doon sa tanggapan ng authority ng Indonesia. Abalo said the photo that went viral was taken for documentation purposes. Yan, napag-usapan na natin yan kanina. Bukod po sa Philippine National Police, eh, nag-apologize din po ang NBI. Ito, ang NBI. Medyo marami-rami din ang kailangan ipaliwanag dito dahil yung mga agents nila nakangiti, no? Pero may video kasi. Teka. I-share ko sa inyo. Pinakinggan natin naman yung sinasabi ng NBI dyan. Ay, ano nangyari? Ang sinasabi ng NBI, that time daw kasi, hindi ko makita yung video, no? Sinasabi ng NBI, that time, masayang-masaya yung mga agents nila. Kasi meron daw pala talaga silang agent dyan sa Indonesia na naghahanap dyan kay Alice Guo. So, nang nalaman na nila na nahuhuli na itong si Alice Guo, no? At nandudoon na sila mismo, part sila ng team eh. Kasama sila nila Marbil at ni PNP Chief Marbil at ni SILG, ni Secretary Abalos, magkakasama sila dyan. So nang nalaman na nila na walang conditions at maiuwi na nila itong si Alice Guo,
nagdiwang sila, masaya sila ka-coffee, pero again, naging dapat maging extra-extra sensitive itong mga tao nito. Nag-apologize na rin po ang NBI. At feeling ko, huwag natin palakihin itong issue na ito ka-coffee, and I recommend yan na itanggapin na natin yung kanilang apology, no? Dahil may natutunan din naman sila kahit papano yan. NBI at BI yata yung mga selfie nila, sabi ni Ruel Manuel, yung nasa sasakyan niya, ka-coffee, no? Yung nakangiti talaga, doon talaga, medyo off din kasi ang dating kasi nakangiti talaga eh, no? Nasiksikan sila dyan sa, siksikan sila dyan sa isang sasakyan na yan. Papunta sila niya sa ano nila, sa immigration natay, ang kung hindi ako nagkakabali, no? Yung nitrato na yan, papunta sila sa kanilang immigration. Sabi ni Mar, magpantay, pangit kasi tingnan kasi parang hindi pugante ang nahuli. Kala mo, walang kasalanan ginawa sa Pinas, parang lumalabas na fan ni Alice Guo, si Marbella at si Abalos. Yes, Mar, I understand. Ganyan din po yung opinion ng maraming mga kababayan natin. Medyo insensitive din yan ka-copy. And I think they learned their lessons dito. Ito na naman ang idol ko, na vlogger idol ko sa kasinong ano, Joshua Biare. Ano to? Kasinungalingan na naman. O ito na naman, may DDS na naman. Oh. Napadpad dito sa atin. Sige, palabasin mo muna si Kimuloy. Yan, maniwala kami sa inyo mga DDS kapag pinalabas nyo si Kimuloy. Hindi yung tanggol kayo ng tanggol sa isang pugante. Daniel Dumasig, shoutout po sa inyo. Nakikinig po sa atin kay Richard Palatok. Shoutout po. Nasa Facebook. No? Kay Socorro Eklarinal at kay Conrad Rubaliso, nakikinig din po sa atin. Iyak pa mga DDLs. O yan, nag-iiyakat yung mga DDLs na yan. Alam mo kung ano nangyayari ngayon? Kasi kung inyo matatandaan, so huwag kang umalis dyan, ha? Mga DDLs na nakikinig sa atin ka-coffee. Huwag muna kayo umalis dyan. Alam mo kung bakit? Yung first year ni PBBM, first year hanggang towards the second year, offensive masyado eh. Offensive. Sobra offensive. Itong mga maisog, itong mga DDS eh. Panay-bira sila sa administrasyon eh. Ngayon, nagiging defensive na sila. Kasi ang detect ng offense, hindi man, I hope nagigets nyo ako ka-coffee. Kumbaga, ang kumikilos na ngayon, ang mga kaalyado ni PBBM, not necessarily si PBBM, pero mga kaalyado ni PBBM, ang kumikilos. So itong mga DDLs na to, dumidepensa na lang sila. Nakita nyo? Yung paradigm shift. Nauna kayo yung daldal. Sige ngayon kayo, daldal kayo para ipagtanggol nyo si Kibuloy at ipagtanggol nyo yung nangyayari dyan sa KOJC o sa Kingdom of Jesus Christ. E di bumalik sa inyo, di ba? Karma is real. O sige ha, ayaw nyo tantaran si PBBM. O ayan, ibang tao yung gumagante para kay PBBM. E di na-stress kayo ngayon, sabihin na natin manalo kayo dyan. Sabihin na natin mapatanggal nyo si General Torre. O anong nangyari? Na-stress muna kayo. Di ba? Na-stress kayo dyan sa Davao. Sana sabi nyo, weak si PBBM. Bakit na-stress kayo? Di ba kung weak yan, dapat hindi kayo magagalaw dyan. Hindi kayo magugulantang dyan. Hindi kayo makakalampag. Eh ngayon, anong nangyayari sa inyo, di ba? Karma is real. Yan, naka-fake news nyo pa. Sunod-sunod nyo pa yung fake news. Napakarami yung fake news. Isa pa dyan sa SMNI, no? Napakarami mga posts dyan na unverified. Naku po, ayan. Magkakaroon ng mga unnecessary remarks, unnecessary reactions dahil sa mga fake news ninyo. Ayan, karma is real. Bumabalik na sa inyo yung karma ninyo. Kung anong ginawa ninyo, ayan, bumabalik din sa inyo yan. O sige, rally pa more! Maisog rally pa more kayo dyan. Bangag pa more. So, diin nyo naman, bangag pa more. Kung ano nyo sasabihin. O nasan si Digong? O sinasamahan ba kayo ni Digong? Kakatanggol nyo kay Digong. Hindi kayo napahamak ngayon. Diba? Paul and Penny, watch out. Shout out po sa inyo. Nakikinig dyan sa atin sa California. Di naman sila dilis. Bagoong lang sila. Sabi ni Raul Manuel. Mga didilis. Jenny Garcia, SMNI. Mga Q-Pal yan. Oy! Cambio. Bawal yung ganyang term. Christopher Boazon, oy, karma is real. They have to wait. Ayan, may parating pa ba? Medyo marami-rami pa ka-coughing parating yan. Hintayin nyo lang. Hindi pa tapos maghiganti ang tadhana sa inyo. Marami pang darating. Dapat si Kimuloy sumuko na para matigil na ang away sa Davao City para wala nang pulis doon. Ang tama. Hakim, pull out na yung mga pulis dyan mula pa sa ibang rehiyon, di ba? Makapagpahinga din sila dyan. Kay Roberto Dili-Dili, good job General Torre. Mapikas itong si General Torre. Akala ninyo, mababaluktot ninyo si General Torre. Hindi nyo mababaluktot yan. Melski, oy, pa-advance birthday greetings ka-coffee. May 56th birthday, September 7. Oy, bukas na yan ka-coffee.
Happy, happy birthday, ha, Melski. Shout out po sa inyo. Melski, happy birthday sa inyo. Bukas yan, bukang may malalasing bukas, no? Happy birthday. I wish you good health, of course. Yan naman ang pinaka-importante, no, sa ating lahat. Good health and, of course, more blessings. Kay Jelly Garcia, bias kasi si Robin at Bato. Ano pa? Sammy Wan, watching from London. Hello po sa inyo. O siya, sige. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee, ha? Pa-click na lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po ng subscribe yan. Nandiyan sa baba. At hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Let's move on ka-coffee sa ating next and last topic for tonight.